بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid, may isang mahalagang paksa o masala na ating lilinawin at lagi din itong itinatanong. Maraming nagtatanong hinggil sa masala na ito. At itong masala na ito ay pinag-usapan na talakay din ng ating mga ulama. Ang masala ay hinggil sa paghaplos o pagpahid ng kamay sa mukha pagkaraan ng ating pagdudua. Ibig sabihin, anong halimbawa nito? Anong hatol pagkaraan mo magdua ay ihahaplos mo ang iyong kamay sa iyong mukha. Ang gawain na ito, anong hatol niya sa relihiyong Islam? Ito ay mas'ala, usapin, na tinalakay din ng ating mga ulama. Para maging makatarungan tayo, ang mas'ala na ito, ganun din kay Sheikh Bin Baz, nabanggit niya ito. Itong mas'ala na ito, na ang mga ulama ay nagkaiba ang pananaw dito sa dalawang pananaw. Ang unang pananaw, nakikita ng ilan na hindi mustahab, hindi kaaya, hindi sunna na magpahid ng maghaplos o magpahid ng mga pagkaraan ng dua. Ibig sabihin, hindi ka na magpapahid. After mo magdua, ibababa mo na. Hindi mo na ipapahid dahil hindi nila ito nakikita na sunna o pwede o mustahab. Dahil daw sabi nila, ang mga hadith na nabanggil hinggil dito ay mga daif, maihina. So yun ang kanilang katwiran. Pangalawang pananaw ay nakikita nila na ito ay mustahab, kaaya-aya, mainam, no, kaaya-aya at pwedeng gawin ng isang tao na pagkaraan niya magdua ay ihaplos niya, ipapahid o ihaplos niya sa kanyang mukha. Dahil sinasabi nila, katwiran nila, may pinagbabatin silang mga dalil. Kahit pa itong mga dalil na ito ay daif, mahinang hadith, subalit sinasabi nila na sa dami ng hadith, turok, noon sa dadami ng pagtatala nabanggit na naiulat pagsasalaysay ng mga turok hadith na ito na narration, kahit mga daif, sa dami nito ay humahantong sa tinatawag na hadith hasan. At ito nabanggit ni Ibn Hajar, no, humahantong sa hadith hasan. Yung hadith hasan, isang uri ng hadith na nagiging matuwid, nagiging sahih, na pwedeng gawin, pwedeng isabuhay, no, kapag yung hadith ay umantong sa hadith hasan. At ito ay nakukuha, natetake up sa mustalahul hadith. At alam ito ng nakapag-aral. Basta yung mga hadith ay hindi da'afun shadid, yung mga hadith da'if na humantong sa marami yung turok niya at nadadala niya, no, nadadala niya sa antas ng hadith hasan. No? At dahil dito, pwedeng isabuhay. No, pag tinabi natin hadith, isang uri ng matuwid, sahih na hadith. No, so sa akin, Allahu alam, ang aking pinapanigan sa mas'ala na ito bilang kabuuan, mga kaibigan, mga kapatid, ay kung tayo ay nagdudua, minsan tayo ay nagahaplos. No, minsan tayo ay nagahaplos ng ating mukha at minsan naman ay iniwan natin. Ito ang mas mainam. At ito ay pwede. Ibig sabihin, minsan magdudua ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkaraan ihaplos mo sa mukha. Ito ay pwede. Minsan naman ay magdudua ka at hindi ka na maghaplos para masabuhan natin yung lahat ng dalil na nabanggit dito. Ibig sabihin, mga dalil na nabanggit na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi naghaplos ng mukha. No? At minsan maghaplos ka naman ng iyong mukha at ito ay pwede batay sa mga dalil na nabanggit na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay naghaplos ng mukha. Batay sa nabanggit ng ating mga ulama na itong mga hadith na ito ay umabot sa hadith hasan. So ito ang kabuuan hinggil sa mas'ala na ito, na kung minsan ginagawa natin yung paghaplos sa mukha, ito ay pwede. Minsan naman ay hindi iniiwan natin. Hindi tayo naghahaplos.
naghahaplos ng mukha. Ito ang paglilinaw, kasagutan, at ito ang aking pinapanigan. At maging si Sheikh Bin Baz ang aking naalala, sabi niya kung ito ay gagawin niya minsanan o paggagawin niya ay la haraj, pero sabi niya mas mainam na hindi na siya maghaplos. No, so, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, ay pwedeng naghahaplos ng mukha, pero wag mo lang gawing kaugalian, no? Wag mo lang gawing parati, minsan iniiwan mo, minsan ginagawa mo. So ito ang kabuuan, kulasa, kabuuan, summarize ng kasagutan, paglilinaw sa hinggil sa masala na ito. So naway naging malinaw, nalinawan tayo sa hinggil sa masala na ito. Tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagang panawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kaalaman sa relihing Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.